So hello guys, welcome back to my channel, and for today is i-share ko sa inyo yung journey ko from YouTube, yung mga sahod, ganun, kung paano claim, kung basta yun. So mag-start muna tayo sa sahod before tayo dumako sa paano kumita sa YouTube. Nag-start ako mag-YouTube 2 years ago and may notes ako dito sa cellphone ko guys kasi ayoko makalimutan yung ibang details. Nag-start ako 2 years ago and na-monetize ako last year ng October. So medyo natagalan kasi hindi ako sobrang active dati. Papakita ko sa inyo yung Google AdSense pin. Ayan. Bago kasi kayo ma-monetize guys, mayroon rules yung YouTube na kailangan nyong ma-reach yung 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. For me, na-reach ko siya nung October. So, doon nag-start yung advertisement sa mga videos ko. Tapos, mamaya ko sa inyo yun, i-explain yung mga ads. So, sinend nila sa akin tong pin para ma-verify ko yung address namin. So, di ba October 1 ako nag-start? Nag-cash out ako, hindi naman nag-cash out, nag-cash out ako June. Pero, yung na-cash out ko nung June, ayun yung revenue ko mula October 1 to May 31. So, ayun yung revenue ko, which is $132.41. So, ayun yung na-claim ko sa Western Union. Union. So, ayun guys, mababa nga pala yung palitan sa Western Union, unlike sa iba. Kasi sa Western Union, guys, 49 pesos lang. Kaya, parang, ang sayang sa Western Union pinapadala nung YouTube imbes na sa iba na lang para 50 pesos pataas, 'di ba? Sayang din. Ayun, ipapakita ko na sa inyo yung ano, saka ako mag-explain. So 1 2 3 4 5. So guys, hindi na to 6,604 eh. Inakuha ko kasi in peso is 6,625. 5,570 na lang to guys kasi trinit ko na yung family ko ng milk tea. And guys, hindi ako nagbe-brag ha. Sinishare ko lang sa inyo. Wait lang. Sinishare ko lang sa inyo kasi marami talagang nagtatanong nito and maraming curious talaga about sa mga sahod ng mga YouTuber. Ayan, totoo yung sinasabi ng ibang YouTubers like Ray etc. na mas malaki kinikita ng mga YouTuber through sponsorship. Totoo naman guys. Kasi nakakahiyaman sabihin guys. Or, ewan ko, syempre, ewan ko kung appropriate ba itong sabihin ko, pero maraming curious, di ba? So, ang kadalasan kong rate guys is 1,500 2,000. Ayun lang. Ewan kung mababa siya o malaki siya kasi hindi ko naman alam yung basehan, diba? Saka guys, hindi ako yung nagbibigay nung rate ko. Kapag in-email nila ako, sinasabi na nila yung amount, hinihingi nila yung video account or any account. Kaya ako kasi magbigay ng rate guys. One time may nagtanong sa akin kung anong rate ko and sabi ko, kahit wag na nga eh. Sabi ko, siya na bahala kasi tawag dito, ayoko mag-demand guys kasi hindi naman ako malaking YouTuber and ewan ko, ayoko mag-sound demanding, ayoko magsabi ng 5,000, ayoko ng ganun, gusto ko yung sila magkusa magbigay sa akin kasi wala naman talaga akong rate guys, gumagawa lang naman ako ng video and na-enjoy ko naman yung paggawa ng video, diba? So extra offer na lang sa akin yung sponsorship, ganun. Riman lahat nagbibigay ng bayad guys sa mga iba, nagpapadala lang talaga pero kadalasan talaga yung iba nagbibigay ng rate. And guys, hindi naman porket may rate, hindi na ano tawag dito, hindi naman porket binayaran kayo, hindi na kayo pwede magsabi ng negative. Ako binibreak ko yung rules na yun guys. Nagsasabi ako ng thoughts ko talaga dun sa product. Kaya ayoko rin minsan magpabayad kasi baka sabihin nila binayaran nila ako tapos nagsabi ako ng masamang ano sa product nila, di ba? Kaya hinahayaan ko na lang kung magbibigay o hindi. Ganun na lang, nasa kanila na lang. Back to revenue po tayo. Every 21st or 22nd of the month, sumasahod yung mga YouTuber, guys. Ganun yun, guys. Matagal, kunyari na reach mo yung $100 threshold nila, hindi mo siya agad makukuha. Parang mga magto 2 months na nga bago mo makuha. Matagal ang process ng YouTube, guys. Kaya
nag-YouTube kayo para sa pera, ayun ako, mapu-frustrate talaga kayo kasi matagal ang pera sa YouTube, guys. Kasi hindi naman talaga siya parang trabaho. Ewan po, ang hirap i-explain. So, if may questions pa kayo about revenue, comment down below na lang kasi mag-switch through na. Switch through? Hindi ko alam kung anong term dapat yung gamitin. Basta, lilipat na ako sa topic ng paano kumita sa YouTube. Unang nyo po dapat malaman is hindi po dahil nagpa-publish tayo ng video is sasahod na tayo. Meron pong process ang YouTube. Love what you're doing first. Kasi if hindi mo mahal yung ginagawa nyo, guys, hindi kayo mag-enjoy. Saka ma-frustrate kayo kasi nga matagal yung process. So, ito na nga. The way po para makasahod ka sa YouTube, para kumita ka. So, ito na nga. So, the way para makapag-earn ka is through monetization, guys. Kailangan, magsasalita na lang ako habang may tunog, guys. Tawag dito, kailangan monetize yung channel nyo. So, para ma-monetize ka is 4,000 watch hours dapat yung meron ka and 1,000 subscribers na dapat. Tumagal ako sa watch hours, guys, kaysa sa subscribers. Kasi watch hours, guys, mahirap siyang ma-earn. Hindi siya, watch hours siya, guys, hindi siya views. So, hindi, porkit naka 4,000 views ka, okay na yung watch hours mo. Hindi, guys. Konti nga lang makukuha mo sa 4,000 views, eh. Sa watch hours. Nakalimutan ko yung paano kunin yung equivalent, guys. Pero, yung watch hours na yun, kaya nyo siyang makita sa YouTube Studio sa website. Kasi mahirap siya tignan sa, wala siya sa app. And, mahirap siya tignan sa cellphone, magulo. Kaya, kung ako sa inyo, titignan ko siya sa laptop, ganun. So, ito guys, tip lang sa mga hindi pa monetize. Mag-livestream kayo, guys. Kasi pag naka, o kung kunyari 1,000 subscribers ka na, tas watch hours na lang yung problema nyo, mag-livestream kayo, guys. Malaki, mas malaki yung bilang ng views sa watch hours kapag sa livestream. Ako hindi ko to alam before, kaya hindi ako nagla-live. And sa mga may hindi po alam, guys, wala pong settled na, tawag dito, wala pong settled na sahod yung mga YouTuber. Nakabase po siya sa mga nanonood ng advertisements nyo, guys. Hindi rin siya sa views, hindi siya sa subscribers, hindi siya sa like. Nakabase siya kung, kunyari, hindi in-skip ad yung ads nyo. Ganun siya. Dun siya nakabase, guys. Kaya, hindi rin malaki kasi kahit ako, ang hilig ko mag-skip ad, diba? Kahit 30 seconds lang. Kaya thank you sa mga kaibigan ko dyan na talagang kahit 4 minutes, guys, tinatapos nila. Ganun sila ka-supportive. Si mama, tinapos yung 1 hour na ads, Diyos ko. So, ayun guys, kunyari, monetize kayo. Ang maganda naman is, yung para mas maka-earn ka is, gawin mong 10 minutes mahigit man lang yung mga video mo. Kasi kapag 10 minutes pataas, pwede mo siya lagyan ng mid-roll ads. What is mid-roll ads? Mid-roll ads, guys, is ayun yung mga... Wait, papakita ko sa inyo. Mid-roll ads, guys, ayan. Tips ko lang din, guys, is ano nyo, i-check nyo lahat nung ads para more chances of winning. So, ayaw nyo na nga mag-focus. Basta mga lahat ng ads to, yung ad formats, yung mga overlay ads, ganun. I-check nyo siya lahat kasi mas okay kung mas maraming option. Kasi minsan, guys, kahit naglagay ka ng mid-roll ads, minsan hindi nilalagay ng YouTube yung iba. So, ayun nga rin pala, guys, hindi kayo yung mamimili ng ads nyo, yung mga lalabas. Ang pipiliin nyo lang, guys, is yung format ng ads nyo. So, kung nagawa nyo na lahat yun, guys, monetize na kayo, ads, ganyan. Ang tips ko na lang is be active kahit once a week lang. Kahit once a week lang, kahit twice a week, ganun. Dumipende na lang kayo, basta mas okay kung may sinusundan kayong schedule. Kunyari, every Saturday, every Tuesday, yung mga ganun. Mas okay yung may ganun, guys, para may inaabangan yung mga viewers nyo. So, ayun lang po, guys. Sana nakatulong ako sa inyo. And especially, thank you po kasi hindi naman ako aabot sa ganito na sumasahod na ako sa YouTube. Kung walang suporta mula sa pamilya ko and sa mga kaibigan ko. And lalong-lalo na po sa mga viewers kung nandyan na from the start. Ayun lang guys. Thank you all for watching this video. And if you like this video, like, comment, and subscribe to my channel. And ayun lang guys.
continue doing what you love. Isipin nyo na lang yung sound as bonus sa ginagawa nyo. Dumaldal lang talaga ako sa video na to eh.